CJ. Over to Hotline. Augustus Jam. And Calvin of Hey mga bros, mga bros, may balita nga po tayo dito po sa SMB. Ay alam naman natin, hanggang ngayon undefeated pa rin ang SMB ngayong Governor's Cup mga kabros. Pero meron din silang gustong ma-trade na player na ito pong si Vic Manuel. Yes mga bros, alam ko nga halos lahat ng mga players ngayon sa SMB ay syempre gumagawa at tumulong talaga para nga ma-maintain ang kanilang undefeated na record ngayong Governor's Cup mga kabros 2023. Pero may nakikita mga kabrods, ito pong SMB na matagal na nilang gustong gawin ay ma-trade ito pong si Vic Manuel. Yes mga bros, dahil may kuponan nga na gusto ring mag-offer ng isang veterano tapos isang future first round pick na rookie na makukuha ngayong 2023 after Governor's Cup mga kabrods. So mabigat-bigat itong desisyon na ito para sa SMB dahil isa rin naman kasi si Vic Manuel sa mga gumagawa sa SMB mga kabrods. Pero ito nga yung mangyayari ha. Ito po kasing rain or shine, Elasto Painters ay may offer talaga ito para sa SMB mga kabrods. Yung SMB na lang talaga ang hinihintay nila para nga ma-approve ang trade na ito at maipasa na sa commissioner's table. So ito na nga yun mga bros, ito pong rain or shine kasi handa silang bitawan ito pong si Gabe Norwood, ang kanilang veterano na matagal na dyan mga bros, plus future first round pick ng rain or shine Elasto Painters. Nasa top 5 yan or nasa top 7 ang pick kasi mga bros ng rain or shine Elasto Painters. Tapos ito pa nga yung ngayong 2023 draft mga kabrods, maraming nagsasabi na puro magagaling yung mga rookie ngayong taon mga kabrods. At yun nga, papatrapped na yung iba mga katulad ni Cedric Bearfield, CJ Lane at yung mga iba't ibang field players na may mga experience na sa ibang bansa. So mga kabrods, mapapaisip talaga ang SMB dito. Okay lang, mabitawan nila si Vic Manuel, pero meron din kasing magandang pick doon sa Rain or Shine first round pick ng Rain or Shine mga kabrods, kung saan yung batang player na yon ay mapupunta sa SMB at pwede pa nila itong ma-improve. Tapos ito pong si Gabe Norwood, kahit papano mapapakinabangan pa rin naman ito ng SMB kahit matanda na or hindi na ganun ka-click dito po sa PBA, pero nakikipagsabayan pa naman hanggang ngayon mga bros dahil maalaga naman. Ito pong si Gabe Norwood, sabi nga nila kalabaw lang ang tumatanda, pero ito nga mga bros ha, linaplano rin na rin ito ng SMB, pero hindi naman sila pabigla-bigla ang plano dahil alam naman natin undefeated sila ngayong Governor's Cup 2023. Dapat ingatan din nila ito pong score streak nila mga kabrods para nga makatungtong ulit sila sa kampiyonato. Pero kung ikaw ang tatanungin sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba handa ba kayong ibitawan ito pong isa sa mga nagawa sa SMB na ito pong si Vic Manuel alang-alang lang sa isang rookie na future first round pick ngayong 2023 plus Gabe Norwood ng Rain or Shine Elasto Painters? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at iisa-isay natin yan. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga brods, may laban nga ang Barangay Ginebra San Miguel kahapon kung saan pinataob din nila ang Northport Batampier hanggang ngayon undefeated din ito pong Barangay Ginebra San Miguel na may 3-0 record na mga kabrods. Ang best player nga Malonzo, 28 points, na grabe rin ang pinakita ni Jamie, may mga high flying dunks pa ito at isa rin siya talaga sa mga gumawa mga kabrods. Justin Brownlee, 22 points, Pinto, 18 points, Gray, 16 points. Sa kabila naman Northport Import, ito pong si Murphy naka 38 points, big 38 points, Bolick na nagbalik na mga brods ha, gumawa agad. Ito pong si Bolick, 30 points, at alam ko nga nagpapabango na ito pong si Bolick para daw ma-trade ito mga brods. Pero Monzon, 12 points, Tolentino, 7 points, Taha, 4 points. So ang nanaig talaga mga bros, ito pong Ginebra, pero nung first quarter umaangat ang Northport, pero pagdating ng second to fourth nasa Ginebra na ang kalamangan lahat.
So mga brods ha, meron naman tayong reports dito po sa Barangay Nabra San Miguel. Well, speaking of PBA Draft 2023, ay ito pong si Cedric Burfield mga kabrods ha, from Bay Area Dragons at SMU Mustangs, at naglaro na rin ito sa Tainan TSG Ghost Hawks. Ito pong si Burfield ay nag-declare na nga na magpapadraft ngayong 2023. Siya nga ang isa sa mga future first pick or second pick mga kabrods. Dahil grabe rin maglaro ito pong si Cedric Burfield. Oo nga pala, yung Bay Area Dragons na tinalo ng Barangay Nebra San Miguel nung kamakailang kampiyonato nung Commissioner's Cup Championship, ay doon na maglalaro ito pong si Cedric Burfield as a nation import mga kabrods. Pero hindi magpapauli ito pong si Burfield dahil after ng season na yan, magpapadraft na siya sa PBA. So marami ng teams mga kabrods ang nakaabang dito po kay Cedric Burfield. So grabe naman kasi mga bros, ito pong player na ito, isang 6'2" point guard na dating naglaro na rin sa NBA G League. Pinahangan na rin tayo na ito po ni Cedric Burfield nung naglalaro pa ito sa mga liga dito sa Pinas. At isa nga rin ito sa mga Gilas prospect din kung saan nag-e-ensayo at kasama na rin niya yung mga college players dati, at napapamanghangan sila sa mga ayon sa mga reports natin. Talagang hamangha sila dito po sa performance ni Cedric Burfield. Iba kasi ito pong player na ito, meron itong magandang basketball IQ mga brods. Kung nakikita nyo sa kanyang mga highlights, meron din itong bilis, quickness, meron din itong tira sa labas, mga outside shooting ni Burfield. Diyan nakilala ito pong si Cedric mga brods. Pero ito pong barangay Hinabra San Miguel ay nakaabanga dito po kay Cedric Burfield. Nung mga brods, natandaan nyo yung binalita ko kanina na SMB tapos trade with Rain or Shine Elasto Painters nga makuha ng SMB ito pong future first pick ng Rain or Shine. Baka nga ito ang gawin din ng Barangay Nabra San Miguel kung saan makikipag-trade sila sa ibang kupunan katulad ng Blackwater Bossing, Terra Firma Jeep na may hawak na first round pick, at dito sila makikipag-trade at makukuha nila mga kabrods ang kanilang mga future first pick if ever na pumayag yung mga kupunan na nabanggit natin sa mga trades ng offer ng Barangay Hinabra San Miguel. Dahil yun nga, gusto nilang maabangan ito pong si Cedric Burfield mga brods. Dahil napapansin din na ito po ni Coach Tim Cohn, kailangan din ng Hinebra ng isang young guns. So dapat hindi lang daw dapat yung mga veterans na palaging sila ng sila mga brods, dapat daw may igugroom itong Barangay Nabra San Miguel para in the future meron silang aabangan ng mga future superstar na player. Kaya nga ito pong Hinebra balak na rin mag-rebuild ng mga batang lineup na katulad ng ginagawa ng SMB. So ito pong si Cedric Burfield, alam ko namang mag-fit ito sa Barangay Nabra San Miguel. Dahil grabe rin yung mga experience na ito sa ibang bansa, international mga brods, mga pinaglaruan nito. Tapos kinuha pa siya bilang Asian import ng Bay Area Dragons na hindi basta-basta ang kupunan. So alam naman natin mga brods, kapag ginawa kang Asian import, hindi ka na rin basta-basta ang player. Tapos isang batang player pa mga brods. So sa tingin nyo, sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, dapat bang kunin ito ng Hinebra at i-groom at improve mga brods? Pero mga brods parang hinug na ito. Pipitasin na lang sa draft 2023. So komento mo lang ang pwede mo dyan mga brods, at iisa-isa natin yan. So salamat po sa panonood mga bros. This is Overdated Highlights. Yun lang. I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get